Horacio Imperata para sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at pumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at manasakit. Pagkaloobon mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, patatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Hesukristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Palungsod, ipanalangin mo kami. Naik sa kamatayan, kaya't di na mamamatay. Alleluia, alleluia, ipagdiwa ngayon. Alleluia, alleluia, ang kanyang tagumpay. Si Kristo ay muling nabuhay, nanaig sa kamatayan. Kaya't di na sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo
ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, si Kristong nabuhay muli ay nanaig sa kamatayan. Sa kanyang pagpapahayag ng kanyang kapangyarihang manahan kasama ang kanyang mga apostol. Isama po natin ang intensyon sa misang ito, sa mga nag-alay ng mga pamisa ngayon, sa mga intensyon, sa mga nakiisa sa misang ito sa pamamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media. Isama rin natin ang intensyon ng ating Santo Papa sa paghilom sa buong mundo at isang alay na special din para sa mga frontliners. Si Pedro ay kanyang pinagaling ang isang lumpo sa pangalan ng Pengsus na buhay muli, na ngayon ay kasama ang dalawang mga alagad na pumunta sa Emmaus hanggang nakikilala siya na isang Panginoong na buhay muli. Kaminsan, hindi natin gaanong napansin at nakikilala ang presensya ng Panginoong Hesus Nazareno na buhay muli. At tayo, dahil sa ating kahinaan, ay nagkasala. Kaya pang tayo maging marapat gumanap sa banal pagdiriwang, aminin po natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos na inang langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Hesukristo, Buktong nanak ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami pinaligaya mo taon-taon sa pagdiriwang sa Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon naming mahal. Ipagkalob mong ang pagdiriwang namin dito sa lupang ibabaw ay magpaging dapat na kami sumapit sa ligayang pamakilanman sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Minsan ikatlo ng hapon, oras ng pananalangin,
Nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. Sa malapit sa tinatawag na pintuang maganda, ay may isang lalaking ipinanganak na lumpo. Dinadala siya roon araw-araw upang magpalimos. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y nanghingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabihan ni Pedro, "Tumingin ka sa amin." Tumingin nga siya sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto, subalit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Hesukristong taga-Nazaret, lumakad ka." Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinindig. Pagdakay lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Ito'y napalukso at nagsimulang lumakad. Palukso-lukso siyang pumasok sa templo kasama nila at masayang nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Nang gilala sila, nang makilala nilang siya ang pulubing dati nakaupo sa pintuang maganda ng templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Dapat na ang Diyos itong Panginoon ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa puon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin, at ang Kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa Kanyang harapan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat na anak ni Jacob na Kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, Siya ang ating Diyos. Sa Kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong Kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipa ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham. At may pangako ring ginawa kay Isaak na lingkod na mahal. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Alleluia, Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang araw ding yon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-usapan ninyo? At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa ng kalay Quiapo, kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang nangyari roon. Ano mga bagay? Tanong niya. At sumagot sila, tungkol kay Jesus na taga-Nazaret, isang propitang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay. At siya ay pinako sa cross. Siya pa naman ang inasahang naming makapagpalaya sa Israel. Hindi lamang yan. 3 araw na ngayon mula na mangyari ito, nabigla kami si binabalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsasabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila, ngunit hindi nila makita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinasabi ng mga propita? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propita. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila. Tumuloy na po kayo rito sa amin, ani nila, sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na. Kahit sumama nga siya sa kanila, nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos, saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit, ito'y biglang nawala at nawika nila. Kaya pala, gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon day, tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratna nilang nagkakatipon ang 11 at ang ibang makasama nila na nag-usap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon, napakita kay Simon. At isinlaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala nang paghati-hatiin niya ang tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang araw po, mga kapatid ko ni Kristo. Nasa Miyerkules tayo sa Oktaba ng Pasko ng pagkabuhay muli ng Panginoon. At ang ating kwento sa Ebanghelyo ngayon ay mayroon pong nakaukit na larawan sa may altar ng Quiapo, yung sa gitna. Yun po ang larawan ng Panginoong Hesus kasama si Cleopas at isa pang alagad habang ang Panginoon ay natuklasan at nakikilala sa pamagitan ng paghati-hati ng tinapay na siya nga ang Panginoong nabuhay muli at kanyang natagumpayan ang kapangyarihan ng kamatayan. At dahil dito, ang Panginoon ay nagpahayag sa kanyang kapangyarihan bilang tunay na Mesiyas o Kristo sa pamagitan ng paggamit ng mga apostol ng kanyang pangalan upang pagalingin ang mga may sakit at pagpalayas ng demonyo at pagtuturo sa lahat ng mga nananampalataya o nananalig sa Poong Hesus Nazareno. Sa atin pong unang pagbasa sa Gawa ng mga Apostol, Kabanata 3, Talata 1 hanggang 10, doon sa bulwagan ng Templo ng Jerusalem, sa may pintuan na maganda, ang nagpalimos na lumpo, na pinanganak na lumpo, ay pinagaling ni San Pedro sa pamagitan ng paggamit ng pangalan ng Panginoong Hesukristo, Panginoon na nabuhay muli. Kaya matupad yung sinabi sa Salmo 104 na ating napakinggan ngayon, Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan sapagkat siya ay Panginoon na gumawa ng mga bagay-bagay na kahanga-hanga para sa kanyang hinirang na sambayanan. Sa ating Ebanghelyo ni San Lucas na napakahaba pero hitik ng laman. San Lucas Kapitulo 24 Versikulo 13 hanggang 35 ay tungkol sa dalawang alagad, dalawang disipulo ng Panginoon at naranasan nila ang napakalungkot na mga pangyayari na ang kanilang inaasahan na Mesiyas o Kristo ay ipinapatay sa mga pinuno na walang ibang ginagawa, pumatay lang. At ang karapatan ng mabuhay ay niyurakan. Kaya sila'y nagpunta sa Emmaus, pero sa kanilang paglalakad ay pinapaliwanag sa kanila ng Panginoong Hesus na hindi nila gaano pang nakilala ang tunay na kahulugan ng pag-alay buhay upang magkaroon ng katubusan at kaligtasan hanggang nakikilala siya sa pamagitan ng Eucharistia o pag-ati-hati ng tinapay doon sa Emmaus at bumalik sila sa Jerusalem. Ito po ay mayroong apat na yugto ng lakbay panampalataya. Mula sa versikulo 13 hanggang 24, Kapitulo 24 ng Ebanghelyo ni San Lucas, ito yung unang yugto ng buhay panampalataya. Ito yung paghahanap ng saysay ng buhay. Kuminsan sa buhay natin dahil sa pandemya, naghahanap tayo ng saysay. Paano ito sumiba pa ang COVID-19 na kaso pero wala namang nagawa ng mass vaccination dahil nagkulang na ang mga dumating na mga vaccine na noon ay naubos na ang mga donated vaccines at parang wala pang kilos para sa sunod na mga vaccine.
Parang ganun ang mga nangyari din sa mga alagad na wala silang makikitang inaasahan sa buhay. Kaya sila'y umalis doon sa Jerusalem papuntang Nayon ng Emmaus. Ang pangalawang yugto sa kanilang paglalakbay ay ang pagnilay-nilay sa saysay ng buhay, ginagamit ang salita ng Diyos. Ito yung sa versikulo 25 hanggang 27 na ipinalawanag ng Panginoon Hesus na hindi na nakikilala ano ang kahulugan ng mga pangyayari paggamit ng salita ng Diyos. Ang Ebanghelyo, ang Biblia, ang salita ng Diyos ay pwede nating gamitin. Bakit ganito ang pangyayari? Bakit ang simbahan ay pinasara ng pamahalaan na kung saan dapat itong buksan para malapit ang tao sa Diyos? Dahil paano ba ang mas nakakahawa? Yung nagdikit-dikit sa mga sasakyan, yung nagdikit-dikit sa mga merkado at palengke na bukas na bukas. Samantala ang simbahan na mayroong social distancing at mayroon pang pagsunod sa health protocol ay sinasara. Siguro dahil hindi nakilala si Kristo. Kailangan tingnan ang salita ng Diyos at ipaliwanag gamit ang Ebanghelyo at ang salita ng Diyos upang matauhan ang naglalakbay na mga tao na naghanap ng saysay ng buhay. Pangatlong yugto, Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 24, Verso 28 hanggang 32. Ito yung pagbalik na ng mga nakakilala na kay Kristo doon sa Emmaus, itong si Quiapo at ang niyang kasama na alagad. Nakikilala sa pamagitan ng pakisalo o pakilahok sa misa. Kung makilahok tayo sa Santa Misa, online man, o lalo't maganda pag physical presence na, ay atin pong madama ano ang ating pakikiisa sa Diyos. Ano ang kahulugan ng ating pagtanggap sa katawan ni Kristo. Kaya ang pang-apat, versikulo 33 hanggang 35, ito yung pagpupugay at pagpapasalamat sa Diyos dahil siya ay nabuhay muli upang kanyang ipahayag na hindi ang kapangyarihan ng kamatayan ang manaig, bagkos manaig ang dakilang pag-ibig ng Diyos, na Diyos na buhay, nagbibigay buhay, at ngayon nabuhay muli ang Panginoon. Itigil man sa mga nasa kapangyarihan ang gawa ng Panginoong Hesus na pagpapahayag ng buhay at ang kalagahan at sesya ng buhay at ilayo ang mga tao sa simbahan, mayroon namang paraan sa pamagitan ng live streaming na mapalapit pa rin ang mga tao. Kung anong pagpigil ng nasa kapangyarihan sa pagrespeto ng buhay sapagkat nagpapairal ng anti-terrorism law at pagbalik sa death penalty at kung ano pa mga karahasan na ginagawa sa mga tao, nariyan naman ang mensahe ng simbahan na dapat irespeto ito at dapat manaig ang buhay sapagkat tayo'y Kristiyano, tayo ay pro-life. Ayaw natin ang aborsyon, ayaw natin ang patayan, ayaw natin ang karahasan, ating igalang ang buhay at bigyang pagpahalaga ang mga frontliners, ang mga health workers natin na hindi kuminsan nabigyan ng karampatang mga social amelioration at kanilang matanggap na sweldo at ang kanilang mga PPEs ay nilimitay at kung ano pa ang ginagawa sa kanila. Kailangan natin ang panalangin upang magbago ang mundo, hindi i-reset ang mundo
ayon sa marahas na pagkontrol, bagkos mabigyan ng paglaya sapagkat ang dakilang pag-ibig ng Diyos ay siyang manaig sapagkat siya ay Panginoong nabuhay muli. Minamahal ko mga kapatid, sa pag-alala natin kung papaano nakilala ng mga alagad si Jesus sa pag-atihati ng tinapay sa daan patungong Emmaus, manalangin tayo sa Diyos Ama upang magkaroon tayo ng higit ng malalim na pagpapahalaga ng muling nabuhay na Kristo. Atin pong itutugon, Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang Santo Papa at mga obispo, naway mabisang ipahayag ang mensahe ng pag-asa sa pamamagitan ng kanilang buhay na banal. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway makapaghatid ng pag-asa at ginhawa sa ating bayan, sa pamamagitan ng kanilang lubos na paglilingkod, manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At inawang maunawaan kung bakit kailangang magpakasakit ni Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw, manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Nawa magkaroon na ng agarang lunas sa coronavirus pandemic na nagpapahirap sa marami upang hilumin na ng Panginoon ang mga may sakit, bigyan ng sapat na lakas ang mga kumakalinga sa kanila at tulungan tayong magsumikap sa pananampalataya. Ama, manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating saling panalangin. Ama naming nasa langit, pagkalooban mo kami ng malalim na panampalatayang narapat upang makilala namin ang iyong anak. Hiling namin ito sa magitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa iyo nagmula sa iyong bayang masayang nagsalo, amin sanang mga alay gawin mong totoo, itong alak at tinapay gawing dugot katawan mo. Manalangin ang kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahaing sumasagip sa sanlibutan at kasihan mong papakinabangan ang buo naming katauhan sa iyong pagliligtas sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tinaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Amen. Ang kapanayang tunay marapat ni kaya aming pasalamatan sa magi. Lalo na ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas sa mga tupa na tumbos sa aming lahat. Ay anak na minamahal ay nagahain sa linyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na cross ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming makamit. Kaya kaisa namang helisis si awit ng papuri sa iyo. Nangumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo,
O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kismitan ng Espiritu ng banal, makalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Ngayon naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin paglalas, pagkamatay at ng pagkabuhay ni anak. Itinalay namin sa iyong tinapay, nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming Ubispong Tagumasiwa, ang nahilang na Kardinal na si Jose at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay, may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganyan ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo idapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaysa na Malabirhin Maria, ina ng Diyos ng kabiyak ng puso niya ang San Jose. Kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Luis Reyes de Manila, San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ni anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin, magaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Lignamin kami adya sa lahat ng masama pagkaluban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilay sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan na kilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesus Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mga aming panampalataya at huwag yung pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
ay magdiwang aleluya. Kamatayan ay tinalo, kalangit ay nabuksan, kasalanan ay pinatawad, kaligtas ay dumating. Kagalingan kanyang sugat, kanyang krus ay tagumpay. Magalak ka o Maria, na buhay ang iyong anak. Kalungkutan ay napawi, kasiyahan at tumba. Sa salubong ay lumigaya, nagtagpo ang mag-ina. Manalangin na sa langit, kami po'y mapabilang. Ang bato ay pinagulong sa pinto ng libingan. Kayong lino ay iniwan, ang panyo'y nakatiglop. Nagpakita kay Simon Pedro, totoong nabuhay siya. Ebanghelyo'y ipahayag, sinilang ang simbahan. Diyos Ama'y ating purihin, Diyos Anak siyang sambahin. Espiritu'y siyang patnubay, salamat sa Santatlo. Ating Diyos ay siyang umiibig, luwalhating Trinidad. Panginoon ay dakila sa ngayon at kailanman. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, ayon mong mga bagong nilalang pakundangan sa pagtanggap namin sa sakramentong banal na iyong anak na tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque Pintakasin, may karamdaman lang pinupungan kapatid na sa banig ng karamdaman. Yung pamagitan ni Sama Kapangyarihan ay kaya narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pag-antanda mo sa lakam ng mahalang cross. Ikay ang walhati na diyan sa langit. Nalig kami yung pamagitan ni Lubhang Magaling. Iyalayin po sa mga Diyos, yaring amang hinaing sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon sa Kristo, diyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, palangin na po kami kung may maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, palangin na po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, palangin na po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakilahok ngayon sa ating banal na misa through live streaming sa Facebook, Live, YouTube, ibang social media, sa mga nakiisa sa atin sa misang ito na tumutulong sa atin, ang ating mga commentator, lectors, ang ating choir, ang IT at iba pa, at ang walang sawang tumutulong sa Quiapo Church na nagbibigay donasyon upang makatulong sa mga mahirap. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magmalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kayong taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Panginoong Nazareno na buhay muli. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Purihin natin Panginoong Nazareno. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintungo ka namin, paral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, ilig
Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,